Bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo or para yumaman? Disclaimer lang, hindi ibig sabihin nito, sinasabi ko sa inyo na huwag na kayong pumasok sa college or whatever. No, although drop out ako, pero hindi yun ang ibig kong sabihin dito. Tapusin mo muna. Okay, tapusin mo yung mga sasabihin ko. Bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo or para yumaman? Kung usapin kasing milyonaryo, ang pinag-uusapan kasi dito, tatlong rason bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. Kung usapin pagiging milyonaryo, hindi kailangan yung degree. Paano ko nasabi? Paano mo naman nalaman? Paano mo nasabi? Milyonaryo ako, wala akong degree. Hindi naman sa pagmamayabang, pero parang ganun na rin. Humble bragging. Wala akong degree, dropout ako. Pero ulitin ko nga para sa mga kabataan dyan, di ba, na mag-iisip na ito na siguro yung sign, dropout, magda-drop na ako. Hindi, kasi lalo-lalo na kung ikaw palamon ka ng magulang mo. Kung ikaw nakaasa ka sa magulang mo, wala kang karapatan na mag-desisyon basta-basta ng ganun. Lalo na kung sila'y nagpapaaral sa'yo. Wala kang karapatan basta-basta na mag-desisyon na di ka na magpapatuloy sa pag-aaral. Kasi pera ng magulang mo yung ginagastos mo. So ganyan ako pinalaki ng nanay ko. Meron kasing mga tao, meron akong mga kilala na gusto lang magka-degree, hindi naman dahil gusto nila yung ginagawa nila or gusto nila yung pagpasok sa school or yung inaaral nila. Natatakot lang sila sa judgment ng ibang tao. Tama, correct or right? Agree ka ba o sang-ayon? Natatakot lang sa judgment ng family, ng friends. Ano na lang sasabihin ng magulang ko? Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Ano na lang sasabihin mga tito-tita ko? Na mga ninong-ninang ko kung hindi ako makapagtapos? Na kahit hindi mo naman talaga gusto yung ginagawa mo, kahit hindi mo naman talaga gusto yung inaaral mo, napipilitan ka na lang. Meron din ako mga kakilala na ginagamit nila yon as plan B. Option B, kung sakasakaling itong bagay na passion ko or gusto kong gawin ay hindi mag-work, at least meron akong degree, makakapagtrabaho ako. Hindi ko masabing mali yun, pero kasi ano, safe yun eh, di ba? Calculated risk. Pero kung ako lang naman, at hindi ko sasabihin na ako yung tama. Tama kayo, ako naman eh. Once again, ibig sabihin hindi ka talaga seryoso dun sa pangarap mo. Hindi ka ganun kaseryoso sa pangarap mo kasi may options ka. Naalala ko yung sinabi ng isa sa mga lodi ko at isa sa mga tinuturing ko na kaibigan at mentor. Sabi niya, yung ginagawa namin bilang isang negosyante, usually yung mga yumayaman sa ginagawa naming negosyo ay yung mga taong walang options. Kasi katulad ko, dropout ako. Anong options ko? Kung hindi ako magiging successful dito sa negosyo na ginagawa ko, anong option ko? Mag-service crew ulit? Wala namang masama doon. Pero hindi ko gusto yun eh. Mag-OFW? Tapos magfa-family ako, nasa ibang bansa ako, iiwan ko yung anak ko, lalaki na wala ako? Hindi ko gusto yun. So anong iba kong option? So wala akong ibang option kundi umasenso. Wala akong ibang option kundi yumaman. Kaya malaking factor yung para sa aming mga wala ng options kundi yumaman lang talaga. Kasi wala kaming degree. Di ba? Wala kaming tinapos. Di kami makakuha ng magandang trabaho. Ewan ko lang siguro sa panahon ngayon, pero di ko na option talaga yun kasi okay na ako, successful na ako eh. Pero isipin nyo na mabuti yun. Kung talaga seryoso ako sa pangarap mo, bakit kailangan mo ng ibang options? Kasi para safe, baka sakali, di ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung pangarap mo, hindi pa natutupad yung pangarap mo, in-expect mo na kaagad na mag-fail, mag-fail ka talaga. Diba? Wala talaga mangyayari, hindi mo talaga matutupad yung pangarap mo kasi in the first place, yun na yung in-expect mo. Kasi may option B ka eh. Ito pa, kung meron kang specific na pangarap na ang bukod-tanging paraan ay kailangan mo ng degree para ma-achieve yung pangarap na yun, kailangan mo ng degree. Ang pinag-uusapan natin, ang topic natin, tatlong rason bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. Take note ang sinabi ko, para maging milyonaryo. Hindi ko sinabi na para maging successful kasi yung successful nga is subjective. Diba? For example, meron kang specific na gusto. Gusto mo maging doktor. Tapos sasabihin ko sa'yo, hindi mo kailangan ng degree para maging doktor. Kabubuhan yun. So dun sa context na yun, kailangan mo talaga ng degree. Required ng degree. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa pagiging pasyente mo na, hindi, alam ko kung paano ka pagagalingin. May mentor akong doktor eh. Hindi pwede yun. Kailangan mo talaga na meron kang degree. Kailangan meron kang doctoral degree. Kailangan meron ka ng experience. Anong tawag nila doon? Intern ba? Hindi ko alam eh. Dropout ako eh. Sorry. Hindi ko alam yung tawag doon. Yung para makakuha ka ng experience bilang doktor. Hindi ko alam kung OJT ba tawag doon. Hindi ko na alam. Nag-dropout ako. Pero kailangan ng experience. Kailangan mo dumaan sa tamang proseso para maging doktor ka. Same with architect, piloto, di ba? Engineer, di ba? Gusto mo na mag
maging chef ng isang 5-star restaurant, 'di ba? Kailangan mo talaga ang pagdaanan, yung ganun. Kasi kung gagamitin mo lang based on experience, aabutin ka ng sobrang tagal na panahon, kasi yung mga taong naghahanap ng ganung klase ng profession, naghahanap sila ng something na pagkakatiwalaan nila, like degree sa university na alam nilang nakapasa ka, na may license ka, na alam nila na dumaan ka sa proseso ng traditional education. Merong mga ganun na kailangan mo talaga ng degree, pero ang pinag-usapan natin, maging milyonaryo, hindi mo kailangan ng degree. Kasi hindi lang naman ako nakagawa, maraming nakagawa. Bakang may mga kilala ka, milyonaryo, wala naman degree. So, ngayon, pag-usapan natin yung tatlong rason bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. Number one, hindi naman tinuturo kasi sa school kung paano maging milyonaryo. Meron naman nagturo sa inyo sa school? Okay, class. Our topic for today is how to become a millionaire. Meron ba? Kung meron, attend ako. Para classmate tayo, enroll ako dyan. Wala, siya, hindi siya tinuturo kasi ang school is designed for you to become an employee. At walang masama doon. Kasi baka narinig nyo na sa iba, tapos yung iba binabash nila, yung empleyado, di ka naman yayaman dyan. Ah, para sa akin, ano yun eh, ang samang way para sabihin yun. Kasi for example, sa negosyo na ginagawa ko, kung wala yung mga employee ko, hindi magiging profitable yung negosyo ko. Kailangan ko sila. Diba? Kaya napaka-unfair para sabihin sa mga employee, hindi ka naman yayaman dyan. Although may truth dun sa sinasabi, pero hindi naman kailangan na parang pasamain mo yung loob nila para lang sabihin mo yung point mo na hindi sila yayaman. Diba? Eh kung yun ang gusto nila, kung yun dun sila masaya, kasi meron talaga mga tao na ganun, na dun talaga sila masaya sa ginagawa nila, bakit ko bakiki ilaman? Diba? Bakit ko huhusgahan yung ganun? Diba? Hindi ko trabaho na baguhin kung ano yung nag-work sa'yo. Ang trabaho ko is magbigay ng perspective ko lang. Hindi mo trabaho na maniwala. Diba? Ang trabaho mo lang is pakinggan and i-filter mo kung may sense ba yung mga pinagsasasabi ko. Diba? Hindi ko ipaglalaban na ako lang yung tama, na dapat ka lang makinig sa akin. Hindi. Kasi tao lang din naman ako katulad mo. Kaya, yun. Hindi tinuturo sa school yung para maging millionaire. Kasi nga, ang school is designed para maging empleyado ka. Ang school ay dinesign para magtrabaho ka para sa iba, which is wala namang mali doon. Kaya ko to sinasabi ay para maintindihan mo kung bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. Yun lang naman yung purpose ko kaya ko to sinasabi. Kasi may kanya-kanya tayong passion, may kanya-kanya tayong ibang hilig na gusto. Nagkataon lang talaga siguro na ang hilig ko yumaman. Hindi naman technically yun ang hilig ko. Gusto ko yung mabibili ng pera. Hindi ko gusto yung pera. Ang gusto ko yung mabibili nun. Eh, kailangan ko kasi yung pera para mabili ko yung gusto ko. So, walang choice. Hindi ako pwedeng bumili ng flagship smartphone gamit ang pagmamahal. Manang pabili nga po ng Samsung Galaxy S22 Ultra. 23 na pala ngayon. Magkano ba? Pwede bang pagmamahal na lang? Pwede bang gamitin ko yung grades ko sa school para mabili ko yun? Kasi 98 ako eh. 98% yung average ko eh. Yan pa ba yung grading system? Di ko na kasi alam kung gumagamit na kayo ng A+, B. Di ko alam kung katulad nun sa US na yung ginagamit natin. Kasi hindi ko alam. Hindi talaga ako magaling pagdating sa school eh. So, yun yung ibig kong sabihin. Kailangan ng pera. Hindi naman, hindi ko gusto yung pera. Ang gusto ko yung mabibili nun. Agree ka ba o sang-ayon? Diba? So, yun yung reason number one. Hindi tinuturo sa school kung paano ka maging milyonaryo. Tuturuan ka kung paano maging minimum wage earner. Which is, once again, walang mali dun. Kasi nakakatulong yun para makasurvive. Number two, narason bakit hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. May mga mentors. Okay, merong mga mentors na para sa akin is sobrang laking bagay. Hindi ako magiging successful ngayon kung wala yung mga naging mentors ko at yung mga kasalukuyan kong mentors. Sobrang laking na itulong nila sa akin kasi yung mga itinuturo nila sa akin, hindi theory. Ang tinuturo nila sa akin is something practical na experience nila na nagbigay sa kanila ng result, na nagbigay sa kanila ng success, na gagawin ko na. Na hindi ko na kailangan pa na pag-aralan ng 4 years yung theory bago ko siya ma-implement sa labas. The moment na tinuro niya sa akin, pwede ko nang gawin agad. Hindi ko na kailangan maghintay na makagraduate ako bago pa ako mag-apply para ma-implement ko yung natutunan ko. So yun, merong mga mentors na nagtuturo, hindi na kailangan ng 4 years na implementation. Day 1 pa lang, the moment na tinuro niyo sa akin, oh, ito yung way para magbenta, ganito yung scripts na gagamitin mo, ito yung way para makakuha ka ng mga tao na bebentahan, gawin mo na, magagawa ko kaagad. Diba? Pero hindi ibig sabihin, mapaperfect ko kaagad, hindi ko naman mapaperfect. Pero hindi ibig sabihin, makakabisado ko kaagad, magkakamali ako, pero okay lang. Kasi ang pinaka-grades ko, sa mga mentors ko, kasi sa teacher, di ba, sila nagbibigay ng grades. Sa mga mentors ko, di naman sila nagbibigay ng grades eh. Ang pinaka-grades ko, yung income ko. Here comes the money! Here we go! Money talk! Kapag wala akong income, edi zero yung grade ko.
Pag kumita ako, edi yun yung grade ko. Yun ang kagandahan. Kaya hindi mo kailangan ng degree para maging milyonaryo. Kasi may mga mentors na milyonaryo na pwede ka naman nilang turuan kung paano nila nagawa. Tapos, ma-implement mo kagad. Hindi mo na kailangan mag-aral ng 4 years. Hindi mo na kailangan mag-masteral or doctoral pa. Hindi mo na kailangan mag-licensure exam pa. Implement agad. Come on! Do it now! And reason number 3, merong Team Genuine Academy. Okay, so yung Team Genuine Academy, yan yung ginawa ko na online training platform kung saan itinuturo ko doon yung step by step kung paano mo magagawang kumita sa negosyo na hindi nalulugi sa napakaliit na kapital lang. Pag sinasabi ko kasi yung negosyo hindi nalulugi, maraming tao yung, meron bang ganun? Yes, meron. At yun yung negosyo na itinuturo ko. Tinuturuan namin yung mga students namin sa Team Genuine Academy kung paano sila maging successful. Magabayan sila kung paano sila maging successful. Magabayan sila para kumita sila ng malaki. Doon sa negosyo na ginagawa namin. Ang kagandahan dito sa amin sa Team Genuine Academy, walang bumabagsak. Lupit na, no? School siya. Para siya online school, pero walang bumabagsak. Meron lang nagkukwit. So, it's either na kumita ka, maging successful ka, or mag-drop ka. So, parang ganun. Diba? Meron lang talaga mga nagkukwit. Kasi wala naman kahit na anong perfect na opportunity. Kasi kahit gaano pa kaganda yung isang negosyo, kung sablay ka mag-isip, wala din kwenta yun. Sobrang daming opportunities na pwede mong i-grab. And kung may naging successful dun sa opportunity na yun, kaya mo ring maging successful. Kaso ang problema ng maraming tao, gusto nila agad-agad. But I want it now! Para sa inyo mga hindi part ng Team Genuine Academy or yung mga hindi ko pa student sa Team Genuine Academy, pwede kayo mag-visit sa website ko, www.carlserrano.com. Yung spelling ng pangalan ko ay yung nakikita nyo dito sa aking social media, sa TikTok or dito sa Facebook. K yun, hindi C. Diba, Carl Serrano, double R yung Serrano.com. Doon nyo makikita yung libreng video tutorial na ginawa ko. Libre lang panoorin yun. Walang bayad yun. So, pwede nyo panoorin para malaman nyo kung ano yung negosyo na tinuturo ko sa mga estudyante ko na hindi nalulugi at sa napakaliit na kapital lang. So, with that being said, once again, this is Carl Serrano, ang real talk magsalita pero nakakayaman. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website, www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!